Tayo ngayon para pag-usapan yung excuse me. Matalinong nanay at tatay, paano ba tayo makakaluwag, makakaangat konti? Diba? Kung ikaw ay isang empleyado ay may consistent na income na 500 to 1,000 pesos a day, kung hindi natin ma-manage ng maigi, ay maaaring sa haba ng panahon magkakaroon tayo na hindi maganda ang resulta. So ngayon, para itong matalinong tatay at nanay ay dapat huwag nating ipamana ang kahirapan. Putulin natin yung kahirapan. So ngayon, kung ikaw ay isang bilang isang empleyado o nas local man yan o abroad, dapat titingnan mo yung stability o yung duration ng income mo. Gaano ka ba? Gaano ba siya tatagal? So ngayon, at ang una-una natin dapat gawin ay itong number one, dapat pay yourself first. Pag ayon sa ating kita, dapat daw o dapat sinisecure natin para sa sarili natin, sa sarili nyo, ang 10% to 20% ng ating sahod. Yun. So kung malaki ang sahod mo, mas maganda. Kung magagawa mo sigurong kalahati, mas okay. Pero dapat hindi bababa doon sa 10% ng salary mo per month. Yun, guys. Para at maaari mag-avail tayo ng BUL or protection, kung ikaw lang nagtatrabaho at mahalaga ka, pwede kang kumuha ng insurance para sa iyong protection or investment ng BUL para naman sa iyong protection. Ang BUL, guys, yun yung Variable Universal Life Insurance, na pwede siyang double action. May protection ka na, mayroon ka pang ipon in a long time. So tatagal yan ng 7 years or 10 years payable, mayroong mag-o-offer, marami. Yan nga ang una. Dapat binabayaran natin ang ating sarili. At ang pangalawa naman, dapat kung matalinong nanay at tatay, dapat ina-avail natin yung privilege natin na magkagamit o makapasok sa public school. Yun. Dito, sa number 2, ang daming nababaon dito na empleyado kasi nagkukunyari na kaya niya na or kaya niyang i-sustain yung pambayad. So, ang ending, every month, every year, napupunta lang dito sa school. So, imagine niyo, guys, 2020 nga tayo ngayon, ang program natin ng curriculum ay K-12. So, K-12 equivalent is 12 years mag-aaral sa elementarya at high school yung anak natin. I-plus mo pa yung C4 college na 5 years to 4 years to 5 years, ay abot siya ng 16 years. Randomly computation, kung isa kang empleyado, magbabayad ka ng sabihin natin 20-20 ng sa lahat ng tuition from kinder to mababa yan, guys, pinaka lowest computation yan, 240k sa elementary in high school, plus yung kung 20-20 isang semester niya sa college, pinakamura ngayon yan ay overall meron siyang 400k in 16 years. Wala pa yan, guys, yung mga other allowances dyan. Tuition lang yung sinama ko. So, imagine ninyo, kung yung ibabayad mo dyan ay mapupunta dito sa savings mo, ay napakalaki ng pera. Diba? In 16 years, ang laki na ng pera mo, milyonaryo ka na. Sa sinasahod mo lamang yan na 500 pesos siguro, 400 plus 1K. Makaya yan. So, at additional, guys, hindi naman sa pag-aangat,
yung public school, ang mga teacher diyan ay lahat ay pasado ng board exam. Eh, unlike sa private na 90% yan, lalo na yung maliliit na private, ay kumukuha lamang ng experience or hindi sila makapasok sa public dahil wala pang license. Yun, yun ang katotohanan, guys. Kaya andyan sila ngayon sa private para magpahinog, para nag-aantay ng kanilang result ng exam. Yun, guys. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi ka namang kayamanan, o kahit nasa abroad ka, i-avail mo yung public school. Bakit? Para kung nasa abroad ka, yung itatagal mo dyan na 3 years to 10 years, in 5 years pa lang makauwi ka na sa Pilipinas, at yung 50 mil mong sahod, maisubi mo yung 25,000 in 5 years, nandito ka na sa Pinas, mayroon ka ng bato, mayroon ka ng kapital. Yun. Pero kung kahit magsahod ka dyan ng 50 mil, kung ang lahat, isang anak lang yan, guys. Meron sa atin, meron isang dalawa o tatlong anak, eh, i-multiply nyo lang yung 400k. Kung dalawa anak nyo, times 2. Kung tatlo, times 3. Diba? Isang anak lang yan, o. At sa mga nag-uumpisa pa lang at mga nganak, i-avail natin yung public hospital. Oo, may pera ka. Magkano ba ang pera mo sa ngayon? Sabihin na natin, meron kang 30 mil. Yung mga nganak ngayon, ang lowest na makukuha ay 35 sa empleyadong pinakamababang level. Kung ibabayad mo pa yan, yun na nga lang pera mo, ibabayad mo pa sa hospital, bakit hindi ka mag-public hospital? Oh, maglalying-in ka. Pag nagka-problema ang lying-in, saan ba ang punta niyan? Diba? Sa hospital pa rin, either public or private. Ay, bakit hindi ka na lang dumiretso sa hospital? Whatever happen, nasa hospital ka na. Diba? Hindi ka na tatakbo. Guys, napakagandang ideas. At ang pang-apat, guys, kung nandito ka sa Pilipinas at napakaliit ng sahod mo, reklamo ka ng reklamo, bakit hindi mo pag-isipan kung paano ka magkakaroon ng passive income or other source of income? Gumawa ka ng isang, dalawa, tatlo, apat, or limang passive income na pwede mo mang gawin bago ka pumasok sa trabaho o pagkatapos ng trabaho mo, di ba? Nung kumita ka, kahit sabihin mo na umpisa mo sa 50 pesos araw-araw hanggang sa lumaki ng lumaki, umabot siya ng 100 isang araw, 150 to 200, hindi yan nakukuha sa isang instant. So, nag-uumpisa yan, guys, yung passive income, nag-uumpisa yan sa maliit. Diba? So, bilang isang empleyado, nag-iisa ka man or dalawa kayong nagtatrabaho, kung yung concept na yan, matalinong tatay o nanay ang i-a-apply mo, sigurado ako, in 1 year, at least, yung expenses mong kalahati, matitipid nyo yan. Makakaipong ka, may matitira at mayroon ka ng pambayad di sa sarili mo para madali mong marating yung apat na im. So, ano ba yung apat na im? So, makatao, makabayan, makadiyos, may pera. Diba? At the age of your 40 or 50, pwede kang mag-retire kung gusto mo. Unlike na wala kang bayad sa sarili mo, pagkatapos mo ng 60, graduate ka na sa trabaho mo, ang punta mo, tigas. Magiging tigasin ka. Diba? Marami ng matandang
retirees na matanda, sa mga matanda, retirees na tigasin. Di ba? Tiga alaga ng apo. Di ba? Tiga bili ng suka, tiga bantay ng bahay. So mag-i-enjoy ka ba dun kung wala kang sapat na pundo? In regarding naman sa pension ng sinasabi natin SSS, yung tinatawag nila, example doon, yung AMEC, annual average income mo, napakaliit, 40% lang ang pwedeng ibigay ng SS mo, di ba? So magkano kung ang sahod mo ngayon ay 20 mil, magkano ang 40% niyan, di ba? Ang 40% ng 20 mil times 40% ay 8K lamang. Diba? 8,000 ang pwedeng ibigay sa'yo ang possible na pension mo sa SS. I think sa standard living mo na 30,000 ang layo. Diba? Hindi mo, pambayad mo lang ng siguro na kuryente yun. Kuryente, water, internet. Diba? So, ang layo guys na in-expectation ng pension. Kaya, kulang. So, ang labas mo talaga, pag hindi mo binayaran yung sarili mo at hindi mo in-apply to bilang isang empleyado ka, kahit dalawa kayo, ay tigas ka ngayon. Tigasin. Diba? Tigisain, tigihugas, tigibili ng suka, tigialaga ng apo. So, wala ka ngayong financial freedom pag-retired mo. So, at least dito, kung i-apply natin tong concept na to, hindi malamang ma-achieve natin yung financial freedom. At the age of 60, nakaipon ka ng at least 3 million, 2 million, nag-graduate ka ngayon sa BUL na payable of 10 years which is na in return 500,000 to 1 million to 1.5 pag humaba yung panahon 10 years to 20 years meron tayong financial freedom. So yun guys, maraming salamat, huwag kang mahiyang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga video. Thank you. My name is Pulis Yaku. Hindi lahat, at muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YouTube. Next time guys, i-upload natin yung criminal law. Thank you for watching.